Yun, welcome back mga ka-hunters. Bago tayo magtuloy-tuloy, guys, eh, pwede na po kayo mag-join sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat na aking tinatawag na mga hunters. Ayan, mag-join at mag-subscribe at paki-on ang notification bell para palagi po kayong updated. Okay, ang unang coins, mga coins kay Sir Hussein Eric, itong inyong mga nakikita at ibinahagi niya yung kanyang mga 1 piece of BSP series coins. Ito yung mga variation, eh, no? Kung mapapansin ninyo, ayan, say natin para makita po ninyo, 2008 ito na halos napakaganda pa ng kondisyon. Ito yung mga kondisyon na extremely fine pa at talaga namang maganda ang isama sa ating mga series collections. Sumunod yung 2010 niya. Itong mga 2010 na ito, sa aking pagkakaalam, mayroong mga variation ito, eh. Ayan, di ba? Tulad ng sinabi ko. 2010, reverse cross. Madala lang po ang itong mga variation na yan. Dapat meron na rin po kayong ganyan. Tapos, 2012 na halos parang frosted itong 2012 niya. Tingnan nyo mabuti, oh. Tapos, sa baliktad, ganun na nga. So, parang ito yung 2012 frosted. So, nice collection po, kuya, no? Tapos, sa 2013, na parang frosted din ito. Ito yung katulad ng ating overstreet na tinatawag. At mas maganda tong kondisyon ng hawak niya, oh, sa reverse. So, diba? Reverse die 3 din. Ito yung tinatawag na overstreet na nawala na po sa catalog, eh, no? Tapos yung sumunod, yung 2014 niya na halos frosted din. So halos frosted itong kanyang mga BSP. O, parang kompleto na siya ng mga frosted. O, tingnan nyo. Sa reverse dietary din at halos frosted nga po. So salamat sa pag-share ng mga coins. At meron pa palang isa, 2015 frosted. Ayan, so nice collection po. At uli, salamat sa pag-share ng iyong mga coins. At kung meron pa, share nyo lang sa ating page. Sumunod kay Niyoki. Ayan, tingnan natin yung kanya, nag-iisang piso ito. 1 piso ito, parang 2015 yata, hindi na natin halos maanginag yung year. Pero mukhang 2015 at ito po ay tinatawag na die adjustment strike error. Yan, pag ganyang mga nawawala yung mga karakter dyan, na die adjustment strike error po yan. At mamaya tatalakayan natin yung ating main topic. Kung bakit nga ba nakakalusot yung mga cancel na yan, no? Cancel coin. Ito yung reverse, oh. Merong mga extra metal chips dyan. Tinatawag ko yung mga debris error yan. Yan. So, legit error ang iyong 1 piso. Pwedeng i-collect, itago, pag-ingatan. At paramihin natin yung mga ganyang collection. Sumunod kay Jensen Barca. Sir, masasabi po ba error ang pagkakaroon ng small? Ano yan? And as lang po, the big bit po. Hindi lang masyadong naging klaro yung caption niya. No? Tingnan natin kung ano yung ibig niyang sabihin. 1 piso. Misaligned coin ito, eh, no? Kung makikita nyo. At sabi niya, matataas yung ipin sa kagwilo. Error coin po ito. Misaligned coin ito. Misaligned dahil dito sa right side na yan, makapali yung kanyang rim. Kitang-kita naman po, di ba? Kaya guys, so magandang i-collect yung mga gantong mga coins kasi maganda pa ang mga kondisyon ito. At kung gusto nyo rin pong ibenta, pwede po yan. Pwede po kayo mag-listing sa aking page. Sakali may online Facebook page, libre po doon. At bahala na po kayo magkaroon ng transaction doon. Sumunod, pakikilatis lang sir, may sungay at double ata na year. Ayan, salamat sir. Tingnan natin yung kanyang 10 piso. Sa reverse, mukhang wala naman akong nakikitang kakaiba dito sa reverse ng iyong 10 piso. Pero sa overs, no, tignan natin yung overs nitong barya mo at na magkahiwalay, no? 2015 pala. Ayan, no? 2015 pala ito. Ayun yung sinasabi niyang parang sungay. Yung part na yan, no? Bukol, no? Parang karoon ng pigsa. Ayun, no? Alam nyo guys, maraming takambal itong gantong error. Ibig sabihin, pag ganun, common error na po yan. Ayan, 2015, pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyong i-collect o kung gusto nyong paikutin sa market. Pero maganda rin kasi yung meron kayong hawak. Kahit common error yan, pwede rin na nyong isama sa inyong mga koleksyon.
para at least meron din kayo. Kahit naman nasabihin natin, common lang yan. Eh kung maganda naman ang condition, tulad niya, no? Diba, halos sa extremely fine pa siya. Diba, kayo naman po, makapag-desisyon niya kung gusto niyong hawakan yung kanyang mga error coins. Sumunod naman, impossible naman siguro na sinadya yan, boss. Tingnan natin kung imposible nga itong iyong 5 piso. Ang tinutukoy mo dito ay nagkaroon siya ng Animoy fingerprint sa kanyang reverse. At masasabi ko na ayan nga po ay fingerprint. Kikita nyo naman eh. Ayan, no? But nagpinagtataka ko lang, no? Lumubog eh yung tinamaan ng fingerprint. Hindi kaya Android yung pumisil na bariyang ito. Kaya napipinang ganyan yan. Pero seriously, fingerprint nga yan at maituturing na kasi nag-research ako about sa ganyan eh. Mga naging damage coin na po yan. Siguro nung ginawa itong coins na ito, hinawakan agad yan at bumakat yung fingerprint ng unang tao nakahawak nito. At hindi na naalis yan. At syempre sa tagal na panahon, naiwan na siya dyan. No? So damage. Tumawad kay Mark Gison or Sia. Itong mga error coins ito. Isa ito doon sa mga tinatawag nila na na-cancel daw, no? Kinancel kasi nga po error coins. Ayan, at tingnan natin yung iba pang angulo. Yung sa right side yung error, no? So maganda, no? Magandang error ito. Nakakalusot kasi itong mga gantong error eh. Napakaliit kasi ng tsansa na masala nila. Kaya nakakalusot yung mga gantong klaseng error coins. Tapos makapal pa siya. So magandang i-collect to. At kung gusto mong ipagbili to, yung presyo, kung pag-uusapan natin yung mga presyo, gustong-gusto nyo yung presyo ang pinag-uusapan nito. Kasama naman talaga yan, no? Pwede itong ipagbili sa halagang mga 300 pesos ang isa, no? Diyan mo simulan. Sumunod kay Darwin, ito yung ating main coin. Sir, pa-ID kung anong error 10 pesos AGC at magkano bentahan ito. Thanks. Ayan, thanks din sa pag-share, pagtitiwala, no? Ito yung mga sinasabi nating mga mint damage, mga cancel coin, error coins, di ba? Ayan, no? Bakit nga ba nagkaroon ng mga gantong error at nakakalusot sa market? Alam nyo, ang totoo dyan, guys, sinasala po nila yan at binabalik sa mga contractor para i-recycle. Kaya nga lang, no, sa liitang chance na masala nila lahat yan, hindi naman nila talaga masasala lahat yan eh. Di ba? Napakarami yan pag naglilimbag sila yan. Nakakalusot po yan at nagkakaroon ng chance na umikot sa market. Kaya ayan, nakukuha ng mga collectors. Kaya kung ikaw ay collectors at mahilig mag-collect ng mga error coins, swerte mo kapag natsambahan mo, makakuha ka nito. Lalong-lalo na yung galing pa sa bangko, no? At maganda pa ang kondisyon. Dahil may value po yan sa mga collectors. Pwede po yan ipagbili dito sa atin. Simulan mo ang bidding sa 500. Pwede po yan. At doon po kayo magkakatawaran. At sa darating pang mga panahon, kung itatago mo yan, pwede pang tumaas ang value. Alright guys, hanggang mamaya mayroon pa po tayong content. So maraming salamat. Huwag kalilimot na mag-subscribe at mag-join sa ating membership. God bless po.